ensayo sa Kushigaya team, ito ang ating nakita at kay Soto nga rin nagpapakondisyon na. Indikasyon na 100% na ito, ayos na ang kanyang injury na kanyang natamo mula sa Olympic qualifying tournament. Umangat nga rin ang rankings ng Gilas sa Task 4 ang itinaas ng ating rankings. Magandang indikasyon na nasa tamang landas ang Gilas papunta sa top 20 ng FIBA rankings at hindi malayo na magawa ng Gilas na umabot sa top 20 dahil may kakayahan ngayon. Ang Gilas team na magawa ito dahil sa mga piling players ni Coach Tim Cone at yung sistema nga niya ay gumagana nga rin. Makakalaban ng Gilas ang top 22 na New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers at sa home court natin gaganapin ang laro. Posible na makuha natin ang una nating panalo laban sa team ng New Zealand. Halos kumpleto na nga ang team ng Kushigaya Alphas at nakita na natin sa ensayo sina Tim Suarez, LG Peak at iba pang local players ng team. Mukhang magaling na ang natamong injury ni Kay Soto sa Olympic qualifying tournament at masakit-sakit nga rin ito noong una dahil mali ang pagsak niya, resulta na rin ng contact ng kalaban tapos natuhod pa nga at nadaganan ng isa pang kalabang player. Maganda at nagkaroon si Kay Soto ng quality time na pahinga at bakasyon kaya naman fresh na fresh ito sa kanyang muling pagbabalik sa hardcourt. Sinimulan na nga rin ni Kay Soto ang conditioning at mag-iensayo na siya kasama ang kanyang team na Kushigaya Alphas sa Japan. Nakikita natin na magiging abala si Kay sa team ng Kushigaya dahil na rin sa silang dalawa nga lang ni Tim Suarez ang quality big ng Kushigaya Alphas, sakto at palitan sila sa 4 at 5 position para sa mga plays. Napansin ng karamihan ang mas lumalakas pa na laro ni Kay Soto kaya naman lumalaki nga rin ang role nito maging sa Gilas at kahit na anong team na mapuntahan niya ay talagang bibigyan na si Kay ng magandang playing time at role. May iba pang kasama sina Kay at Suarez sa 4 at 5 rotation pero nakikita natin base sa lineup ng Kushigaya na sina Kay Soto at Tim Suarez ang starting 5 ng team. LG Peak, may pagka Brownlee nga rin ang height, position at laro kaya naman masasabi natin na merong big 3 ang team ng Kushigaya Alphas. Yun ay kung mag-click ang laro ng tatlong players na ito yung magkakaroon sila ng solid na chemistry. Hindi nga lang ganun kadali na magkaroon ng solid na chemistry dahil kailangan ng oras at experience sa laro na magkakasama ang tatlong players na ito nang sa ganon ay magkaamuyan nga ang kanilang laro at masanay sila sa galaw ng isa't isa para sa magandang chemistry. Iba rin ang naging laro ni Kay last season. Mapa Japan B-League o Gilas, parehong naging successful kung ibabase natin sa performance at meron talagang growth sa laro ni Kay Soto. Unti-unting nag-improve si Kay at inaasahan na maaabot niya ang kanyang peak sa mid-20s na kung saan karamihan nga rin ng mga players ay sa ganitong edad lumalabas talaga ang lakas ng kanilang laro dahil nagiging mature pa ang katawan ng mga players at yung timbang at bigat nga rin ng isang player ay nag-i-improve rin. Malaki-laki yung role ni Kai sa loob ng paint at mas lumalakas pang ito kung isang katulad ni Junmar ang kanyang kasama. Click ang kanilang laro, parehas na magaling na sentro kaya hirap rin ang mga players na nasa 4 at 5 kapag Kay Soto at Junmar Fajardo ang kanilang kalaban sa loob ng paint. Umangat nga rin ang rankings ng Gilas at mataas-taas ang inangat ng ating team sa FIBA rankings, isang patunay na gumagana ang sistema, players at pagbabago na ginawa sa Gilas team. Mas malakas pa ang Gilas kung hindi nga natatamaan ng injury ang mga ilan sa key players natin kagaya na lamang ni AG Edu na magpapalakas pa sa rotation ng mga bigs. May solid na makakasama sina Kay Soto, Junmar at Japit Aguilar sa 4 at 5 position ng kanilang rotation. Minsan nga rin may inaalat na mga players kung hindi naman kaya ay kagaya sa nangyari kay Kay Soto injured habang nakikipaglaro at dahil sa mga sitwasyon na katulad nga ng mga ito ay kailangan talaga na meron at merong papalit nga rin na solid player sa kanilang pwesto kaya mahalaga na dapat maging healthy ang mga bigs natin Kay Soto, AG Edu, Junmar at Japit Aguilar sa paparating na laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand dahil na rin sa silang apat ang magdadala ng laro sa loob ng paint. Coach Ryuzo Ansay nga rin ang bagong coach ng Kushigaya Alphas at may pagkaslam ng ka-anime ang pangalan ng coach na ito. Pamilyar na pamilyar sa karamihan ng mga Filipino basketball fans ang pangalan na Coach Ansay. Kailangan na magawa niyang mapagana ang kanyang mga top players Kay Soto, Tim Suarez at LG Peak at nakikita natin na malakas-lakas ang mga players na ito kapag naging swabe ang kanilang galaw at play sa loob ng basketball court. Umpisa na talaga ng liga sa Japan B-League at Kay Soto nga rin lilipad papunta sa kanyang team na Kushigaya Alphas. Mas malakas, mas mature ang laro, mas magiging solid pa nga ngayong paparating na season ng Japan B-League.